Pisces, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies ng inyong kapirahan, money, career, finances ngayong September 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Pisces. What is coming to you ngayong September 2024, kaperahan for Pisces. Divine Feminine. This is fulfillment. So, maaaring mayroon kang fulfillment in your career, in your business, in your finances ngayong September. Yung tipong marasasabi mo na, ah, yes, natupad ko to, ay nakuha ko tong goal na to. So, things are going to be well in your finances. I think you will be open to divine inspiration. So mas may inspire ka, no, na i-improve yung sarili mo, yung finances mo, yung career mo, yung business mo, kasi nakikita mo na may magandang resulta yung efforts mo, yung mga pinaghirapan mo. You also have the sun. Oh, this really makes sense. The sun is about clarity. This is about confidence, no? So, mas nagiging confident ka sa sarili mo kasi nakita mo na, oy, nagwo-work yung mga pinaghirapan ko. So, mas nagiging inspired ka, mas motivated ka, mas determinado ka na pagbutihin pa, no, yung iyong ginagawa. Mm-mm. And I think marami ka ring mga bago pang matutuklasan na sa sarili mo, na pwede mo pang gawin, subukan in your career, your business, your finances. You also have butterfly. Oh, butterfly. This is about transformation, no? Transition, major change in your life. Diba ang butterfly, nagkakaroon yun ng metamorphosis from being a caterpillar. Tapos, after some time, nagiging cocoon, no? Nasa cocoon sila. Tapos, eventually, they will become a totally different version of themselves. So, yun nakikita ko sa inyo. Nasa isipin nyo na lang, no? That is something powerful. Diba? Parang, pag inisip mo, ah, normal yan kasi that is nature, no? But, that's how powerful nature is. Na, from a caterpillar na ang kaya lang gawin is gumapang-gapang at kumain ng mga dahon, 'di ba? Pero after some time, kaya na niyang lumipad. 'Di ba? Parang it will make you wonder na wow. That is really very parang powerful change. So, I'm seeing a powerful change in you, Pisces. Maaring part yan ng inyong creative ideas, yung inspiration ninyo, na parang imu-move kayo into a direction na kung saan will bring out the best in you. Okay? Yung talagang ma-inspire ka tapos para ka mag-bloom na, oh, you're a new version of yourself. Transformation. Let's see what else. You have, oh, grabe, double sun to. Napakaliwanag. Parang Meralco. Maliwanag ang buhay ninyo, Pisces, ngayong September. In terms of your career, finances, and your business. Wow. You have all the energy, the light, the confidence that you need to be that successful. Mm-mm. At saka when it comes to your decision making, mabilis lang sa inyo mag-desisyon kasi alam nyo kung saan kayo papunta. Diba? Halimbawa na lang, oh, ikaw ay nagta-travel. Nagda-drive ko ng sasakyan. Eh, kung hindi mo alam kung saan ka papunta, maliligaw ka kasi mahirap mag-decide ka, kaliwa ka ba kanan kasi hindi mo sure. But if you know where you're going, kabisado mo, no? Alam mo kung kakanan ka, liliko ka, sa kaliwa, di ba? Dederecho. At mabilis ka makakarating sa paroroonan mo.
You have the Page of Wands. Or speaking of makakarating sa paroroonan, this is about travel opportunities. Merong good news na parating sa inyo. Yung iba naman, meron kayong mga adventure time. Mm-mm. Ngayong September, pagdating sa trabaho, pwedeng iba sa inyo, papadala kayo sa ibang lugar para mag-aral doon or umattend ng seminar, ng training. Diba? May bagong experience for you. Also have the Moon. Yeah, ito yung sinasabi ko sa inyo, instinct, intuition, and making decisions. You just know. Alam mo lang. Oo. Maaring yung iba may worries, may pag-alala kayo sa mga nagbabago or magbabago sa inyong trabaho, sa inyong business, sa career, sa finances ninyo. Pero don't worry about it kasi nililid ka talaga sa kung saan ka. Mas mapapabuti kung saan ka mas uunlad. You have the Five of Swords. Meron ditong conflict. Maaring you will also experience yung doubts sa sarili mo na parang, ito ba talaga yung para sa akin? Di ba minsan ganun eh, na andun ka na sa transformation, tapos naiisip mo, is this really what I want? Mm-mm. Kasi maaring merong mga tao na will try to discourage you. Mag-ingat ka sa mga ganon. Yung mga taong i-discourage ka sa mga pinupurso mo. Let's say, for example, gusto mo magnegosyo, tapos yung negosyo na yon malaki yung potential, tapos may magsasabi na, ay, parang ano yan, nakakatakot yan, ginagawa mo. Parang hindi yan, ano, magiging successful, mahirap yan. O yung mga ganon, magsasabi sa'yo na ganon, na dinidiscourage ka. Pero kung alam mo sa sarili mo, naniniwala ka sa iyong pangarap, no? Na naniniwala ka sa vision mo. Hindi mo sila kailangan pansinin. Okay? You know better. You should know better. O, diba? You have the King of Swords. You are the King of Swords. Diba? Someone who is influential. Someone na empowered. Someone na maraming ambisyon sa buhay. Okay? And I think, kasi itong energy ng King of Swords is someone na hindi siya masalita. More on, ano siya, no? Nag-o-observe sa paligid niya. And if you feel like there is someone in your life na tinatry na parang i-block or isabotahe yung mga gusto mong gawin, iiwasan mo yan. Mm-mm. Kasi may mga, maaring meron mga tao na, ganoon naman talaga, meron mga tao na naiinggit. Pwedeng sinasadya nila, pwedeng hindi sinasadya. But, lalo na kung nakikita nila na confident ka sa ginagawa mo, sa sarili mo, parang niisip nila na, ay, grabe, yung lakas ng loob niya, ha, ganyan. Tapos, parang ang tingin na nila sa'yo is mayabang ka. Depende kasi yun sa perception ng ibang tao. But the moment na you believe in yourself and you don't care about what other people will say, mas marami kang ma-achieve. Mm-mm. Heart and home. Oh, you're happy, you're secure sa bahay mo. You have a blessed family. Kaya siguro yung iba sa inyo, kinaiinggitan ng iba. You have a very powerful mind, body. No? Iba sa inyo, you are strengthening your core, yung sarili mo. Maaring physically to, no? Or mentally. Yung iba sa inyo, pwedeng mag-gym kayo or mag-exercise. You want to be more fit. Kasi, di ba, kapag nag-exercise daw, tapos pinagpapawisan ka, you are already releasing the toxins in your body. At pag natatanggal yan, mas clear yung mind mo, mas maayos ka mag-isip, mas maraming creative ideas. And, di ba, you're very confident. Entrepreneurial energy, very creative, no? Strong-willed, no? Malakas ang loob. So walang makakapigil sa iyong pag-angat, sa magandang pagbabago, sa transformation mo. Because you are in control. Choose to follow the path of forgiveness and raise your vibration. Path of forgiveness, maari kasing meron dito ng mga taong makakasamaan mo ng loob dahil sa hindi nila pagsuporta sa iyo. But mas piliin mo na patawarin sila at mag-focus ka na lang sa
paglalagay ng mga positibong idea sa buhay mo, sa sarili mo. Your success is now at hand. Allow the abundance to flow to you effortlessly. So, nasa mga kamay mo na, Pisces, ang abundance. Honor your own time of harvest. Offer your gifts and blessings as service to the greater good. Honoring your own time. So, kumbaga, hindi ka nagmamadali, no? Alam mo na meron kang kailangang proseso pagdaanan, which is the transformation para magbago yung buhay mo, and you are willing to adapt, no? Willing ka na pagdaanan yung proseso na yun. And some of you will also share your blessings as parang you are giving back to others, no? Sa iba, yung mga blessings na natatanggap mo. And dahil doon, mas lalo ka i-bless kasi you know how to give back to others. So that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.